Welcome back mga ka-wonder! In today's video, I'm going to show you the aftermath of Typhoon Carina with the international name Gamy in the city of Marikina. Every time there's a typhoon and consequently a heavy rainfall, the heaviest casualty in Metro Manila is Marikina. That is because Marikina is said to be the catch basin for water coming from the surrounding cities and provinces. At pag lumakas ang ulan, siguradong aapaw ang tubig sa Marikina River. That eventually causes massive floods. Samahan niyo ako ngayon dahil bibisitahin natin ang mga residente na nakatira mismo sa tabi ng Marikina River at alamin natin kung ano na ang sitwasyon nila. Hey, what's up, man? Binaha kami ngayon dito sa Marikina. So, kita nyo ah, kahit binaha na, masaya pa rin. Masaya pa rin yan, syempre tulungan tayo dito. Okay. Grabe hanggang dito eh. Mabit na yung basura dito sa may bakod eh. Ano? Putik ka pati. Nasukan talaga ng putik. Doon sa kabila niya, nandyan yung Marikina River. Medyo umupa na ngayon dahil tumitin yun. Dami mga basura. Isipin mo naman oh. Ayan. Kitang kita oh. Ganito peace. Black eh. Nakanig na nga ng bayan eh. Humupa na yung tubig dito sa ano, sa Marikina River. Kaya ang ginagawa ngayon dito, puro clean up na lang. Puro paglinis. Ayan kung makikita nyo mga ka-wander. Gaya nitong dyan ito fish na ito, white whale. So, itong mga janitor fish na to, actually, isang indication, no, na mas maraming janitor fish dito sa Marikina River. Napaka-invasive ng mga isda dito. They are an invasive species. So, ito yung indikasyon na talagang wala na. Siguro yung mga isda na kagaya ng tilapia, yung mga native na isda na pwedeng kainin dito sa may Marikina River, wala na. So sa paghupa ng ulan at yung pagbaha, ang epekto naman ito, kawawa yung mga residente na malapit dito mismo sa may ano, sa may Marikina River. Ayan. Puro putik. Pinasukan talaga ng baha yung bahay nila. Ayan. Ginagawa nila ngayon puro paglilinis at tinitingnan na lang yung mga ibang gamit na pwede pang mapakinabangan. Pati yung mga sopa. Ayan. Putik. Tingnan na lang yung ibang mga pwede pang kalakal o pwede pang linisin. So yung mga paghihirap na dinadanas ng mga taga-Marikina pag tuwing ginaba sila, talagang putik pumapasok sa bahay nila. Lahat ng residente dito ngayon, naglilinis na lang.
at yung mga ibang bagay o gamit sa bahay na hindi na mapakinabangan, wala na, itatapon na lang. Kitang kita pa nga dito sa poste, oh, yung mga dumikit na basura. Ibig sabihin ito yung mga basura na tinangay talaga ng agos. Yan. Nakadikit sa poste yung mga basura. Ano ba dyan? Yung mga water lily. So isipin mo, no? Puro putik yan, no? At sa loob-looban ng mga bahay na yun doon. Kawawa kapag isa ka sa mga residente na nakatira dito malapit sa ano, sa Marikina River. Yan. Talagang ma-experience mo talaga itong pagbaha. So imagine mo, pag yung baha ay pumasok sa bahay mo, so damay-damay pati yung mga appliances kagaya nito, kagaya nitong refrigerator, pag ito nabasa na ng tubig ba, wala na, hindi na mapapakinabangan, ibenta mo na lang talaga sa junk shop. Kapal pa ng putik, nililinis nila. Hey! Yun lang yung kagandahan talaga sa ating mga Pilipino, ano? Kahit ginahana. Masaya pa rin eh. That is the spirit of Filipinos being resilient in times of calamities. Tapos ko lang. Hello po, Nay. Hanggang saan po inabot yung baha, Nay? Kano kataas po? Ayan na, sa yung karato lang yan. Ah, hanggang ito na may pangalang Holandes Christian Church. Ayan, hanggang dyan pala sa karato lang. Talagang sobrang lagpas tao to. Ano? Second floor. Second floor. Saan ba yan? Sipin nyo, oh. Saan ka? Taga-tagig po ako. Pumunta lang po ako dito para mag-vlog. Ito yata yung local government na nagbibigay ng kalugaw. Napakain. Ikaw, sarap mo! Ah, balit ng baka? Ayos yan! Thank you, Kam! Sarap mo! Sarap, French! French, sarap mo! Kasya. Meron pa? Tapos magbalik ko, hanggang dito na yung talaga, pati looban ng bahay pasok na pasok ang mga putik. Makikita natin ngayon yung mga residente dito na malapit sa Marikina River, naglilinis sila ng mga bahay-bahay nila. Ayan, may mga putik pa, oh. Pasok lahat. Ayun nyo eh. Ganun pa ng tubig. Bobby pa lang lang ng pabig. Kaya ka naman. Uy! Pwede ka! Hindi, pag-ano na yun. Awesome.
Daming gamit na hindi na napakinabang. Paano? Kapal ng puti. Kapal ng putik. Ilan po? Hi, Vlad! Hello po! Hi, Vlad! Inahakan eh! Ilan po? Kapal pa rin ang putik talaga. Kita nyo ah, kahit binahan na, masaya pa rin. Masaya pa rin yan, syempre nagulungan tayo dito. Malilis na nga ito. Hindi, naka-fish eye. Hindi, naka-ano lang. Normal lang na video. Boss, ikaw na naman, boss. GoPro yung ganyan na ba? Oo, GoPro. Magkano yung ganyan? GoPro. Nasa 25? Hanggang dyan inabot? Opo. Thank you.
lahat ng mga paninda. Hindi na mapakinabangan yan atin. Tatapon na lang. Bagay ba? Opo. Grabe no, ang taas ng baha pala dito pag tuwing ano, malalakas ang ulan. Hindi naman na ano. Ayo, buti naman. Hindi naabutan ng ulan. Hindi naabutan ng ano. Sa YouTube po, Wonder Nonoy. Sayang yung mga paninda, yung mga sabon. So, mapapanood yan. Aba. Ate, nung panahon ba ng undoy, mas mataas? Wala ako dito undoy. Anong undoy? Oh. Okay, sayang yung mga paninda oh. Puro pa naman mga sabon-sabon, mga beauty soap. Tapos yung iba, mga liquid detergent. Sayang, daming nasayang ng mga paninda dahil sa baha. Sige po ate, dito po muna ako. Putik na, naiwan. Ito, makikita niyo yan, katabing kalsada. Sa kabila niyan, hindi nyo Marikina River. Ito talaga na. Pwede namin ilahin sa taas. Okay. Saan nasa lapag? Ito. Yan nandyan? Pero yun nandun inabot? Wala. Walang inabot yun. Yung mga nandun, wala. Puro hugod. Ito yung hindi nyo ginagamit tayo. Kita nyo, masaya pa rin yung mga taga-Marikina, oh, kahit tumahan na sila.